So, what is up sa inyo? So, nandito na naman tayo sa panibagong tutorial, no? So, last time or last video ay tinuruan ko kayo kung paano mag-create ng foreign key. So, ngayon naman ay... So, ito yun, yung foreign key, no? So, ngayon naman ay i-apply na natin siya through to PHP. So, ang gagamitin nating basis sa sample natin is yung ginawa ko... sample doon sa video natin sa pag-validate ng login and password. Login. No. So, yun. So, balikan nyo na lang. So, nandiyan naman sa playlist yan. So, meron akong playlist na ginawa para dito. So, ayun. Include ko na lang sa description box sa baba, no? Yung playlist link para, diba, aware kayo na meron tayong playlist tungkol sa SQL and PHP. So, ito yung mga basic basics lang, no? Para meron kayong added knowledge, no? So, kung gusto nyo magkaroon ng deeper learning about PHP and about SQL, well, it's up to you. It's up to you. So, ayan, no? So, dito na tayo mag-proceed ngayon sa ating landing page, no? So, kung matatandaan nyo, or kung hindi nyo matandaan, so balikan nyo yung video. Gagawa tayo, ito na yung ipagpapatuloy natin, no? So, gagawa lang ako dito ng BRBR, no? So, through HTML and CSS, kung kayo ay web development, so, kahit hindi natin gamitin yung BR, pero for the meantime, gagamitin natin yung BR para lang, syempre, magkaroon ng another line, no? So, ang gagawin natin dito is kopyahin ko lang yung sa register para mas mabilis yung video, no? So, kung meron na kayo nun, edi much better, di ba? So, ito, kukopyahin ko na lang ito dito sa ating landing page. Pero, tatanggalin na natin tong isa. So, yan. And based dito sa ating sa ating company table, so meron tayong company name and salary, no? So ang lalagay natin dito is company name and salary. So babaguhin lang natin to, gawin lang nating salary, and then gawin pa rin natin siyang text. And then, name and salary. Para hindi tayo malito. Please input your your company here. Para hindi tayo malito. Input your, salary here. Kahit sa totoong buhay, hindi naman talaga pinapakita yung, or hindi talaga sinasabi yung salary, no? So, for this example lang naman. So, yung value ay syempre lagay natin na input. Ay, submit. Name, submit. Value, submit. And then, ayun na. Alisin na natin itong back. So, dahil yan lang. So, form. Yan. So, save natin. So, kita nyo naman siguro, no? So, naka-zoom in yan. O, palakihin pa natin. Yan. And then, so, kukopyahin na lang din natin yung code para sa pag-insert dito, no? So, dito tayo sa taas. If is set, submit. So, ito yung kukunin natin hanggang dito. Control C, and then punta tayo sa taas. Dito sa baba. Sa baba ng ID and name, no? So, nakasubmit na tayo. Then name, tapos baguhin natin to, gawin natin company name and then salary, and ano ba yung nakalagay natin dito, name and salary. So ito ay salary ang ilalagay natin, salary. Yan. So insert into, so dahil ito, babaguhin na natin to, no? Punta tayo dito sa SQL. Nandito tayo sa company table. Punta tayo ng SQL. And then, click natin yung insert. So, copy lang natin to. Control C.
balik tayo sa ating IDE. I-paste natin siya dito. So ibaba ko lang para makita nyo. Alisin natin tong ID. Yan, dahil naka-auto increment naman siya. So tanggalin na natin yung value 1. Next, company name. So ito yung ilalagay natin. Yan, control C, control V. Next, para sa salary, ito yung lalagay natin, salary and salary. So dahil hindi automated yung ating hindi automated yung lalabas na mga value ng admin ID para doon sa admin account. So dahil ito naman, dito na natin magagamit yung session na ginamit natin para doon sa validation. So ibig sabihin, kung sino man yung maglalagin na from ID, from admin account, so yon yung papasok na ID dito. So copy na lang natin itong ID na to. Automatically, ibig sabihin, kung sino yung nag-login, siya yung mapupunta or mapapasok dito sa ano na to, sa value ng admin ID para dito sa company table, no? So refresh 0 na lang natin. So user submit successfully na lang. Submitted successfully. So ayan. So buray lang natin 'yon. So ayan na. So 'yan na 'yon. So try natin, save natin 'yan and punta tayo sa mismong file nito. So saan ba 'to? Register and login. So punta tayo dito. Localhost. For example ba 'to? For example, register and login. So kunin muna natin yung nandito kay admin account. Try natin tong si Juan de la Cruz. So ang admin ID niya ay 12 and then password niya ay 123. So 12 and 123. Login. Login successfully. So lumabas na, no? So company name, input your company name here. Tapos salary. So parang pangit siya tingnan, no? So medyo ibaba natin yung sa UI. Lagyan natin ng BR dito and then another BR para dito. Save and then reload natin. Yan, 'di ba? Para okay naman siya tingnan. So company name, halimbawa si Juan de la Cruz. So automatically, dahil Juan de la Cruz yung pumasok dito, so Juan de la Cruz yung nandito sa ating admin account table, ang kanyang admin ID ay 12. Dito sa ating code, sa session ng admin ID, so itong value ng ID na to ay magiging 12, which is yung admin ID ni Juan de la Cruz. Next naman, so company ID. Kunwari, halimbawa, siya ay nagtatrabaho sa ano ba? Ano bang magandang kumpanya? Sa Sari Sari Store Company. Halimbawa, yan. Ganyan, dyan siya nagtatrabaho sa Sari Sari Store Company. And ang salary na nakukuha niya is minimum wage. Halimbawa, 3,999. So, halimbawa yan. So, submit natin. So, user submitted successfully. Ibig sabihin, nag-save yung code natin sa database. So, i-check natin yan ngayon sa ating database. So, nag-reload lang siya sa landing page, no? Check natin dito sa company table. So, yun. So, 6, ID niya ay 6, company name ay Sari Sari Store Company, salary niya ay 3,999, and yung admin ID na pumasok dito is si Juan de la Cruz. So, kung mapapansin nyo, may nag-hover na Juan de la Cruz. Pag kinlik natin yung 12, so lalabas dyan ay si Juan de la Cruz. So, yun muna. Sana ay natutunan kayo sa video na ito. Maraming salamat sa lahat ng nanood and hanggang sa muling tutorial. Bye-bye!